Class, good morning. So let's proceed with our next topic, module 3. Okay, lesson 2 is still, we are still in lesson 2, performing computer operation, module 3, the internet. Okay, so class, pag sinabi nating internet, usually, ano yung pumapasok sa isip nyo? Okay, obviously, Facebook, browsing, games, okay. What else? Downloads, uploads, what else? Yeah, social media, multimedias. Okay, so everything, usual information, data information. Okay, so pag sinabi nating internet, so yun ang pumapasok sa isip nyo, class. Okay, so but the internet is the information superhighway. Pag sinabi nating information superhighway, nasa kanya lahat, unlimited resources. Kumbaga, there is a server, may isang server. Pasensya kayo, ti ima ko nobing nita, nagurno sa ti printer. Merong isang server, then pagkatapos ng server, andito yung mga substation. Just like in our, okay, take a look at our illustration. Pag sinabi natin internet, okay, mayroon tayong internet server, world wide web. Papasok siya kay modem, then papasok kay router, then it will go to our devices. So yan si internet. So sabi dito, what is internet? The internet is a network of computers linking many different types of computers all over the world. Mean to say interconnection of one or more computers all over the world. Nakakapag-usap yung, nakakapag-email kayo into another computer to your relatives abroad, nakakapag-video call kayo sa Facebook with your friends abroad. Okay, kagaya nitong video natin ngayon, napapanood nyo through internet. So, the internet again is a network of computers linking many different types of computers all over the world. Okay. Number two, next bullet. Sabi nga, it is a very large wide area network. Okay. Connecting computers and networks around the world. Okay. We will have a separate lesson with regards to one LAN, the types of the architecture of area networking. So, dito muna tayo, class, para hindi kayo malito. Sabi nga, it is a very large wide area of network. One, connecting computers and networks around the world. Kaya nga, one worldwide area networking. Mean to say, buo, pinag-uusapan natin into a geographical places. Okay. Number three, it makes possible for millions of computers to connect to another via telephone lines, cable lines, and satellites. Okay, class, itong telephone lines, cable lines, and satellite, that is what we call the medium. Okay, internet medium. Ito say, dyan nagtra-transmit, dyan nagkakaroon ng communication between one device to another. Okay, so maliwanag, class, ha? So introduction pala tayo. Okay, so let's take a look to your drawing. Sa drawing nyo, class, makikita nyo meron tayong internet. Okay, internet mean to say is andyan yung pinaka server of information natin. Okay, saan ba nanggagaling ang mga information na nakukuha natin internet? Halimbawa, for example, okay, magta-type ako dito. Magta-type ako Facebook. Okay. Tinype ko sa computer ko yung Facebook. Okay, pinasok ko yung username ko. Ne, wag na Facebook. Okay. Kasi marin sang. Okay, tinype ko yung Facebook. Pumasok ako sa Facebook. Okay, tama ba, class? Pumasok ako sa Facebook. Allow, okay? So, paano ko na-access yung Facebook? Okay. By the drawing itself, andito si Facebook. Nasa isang server si Facebook. Okay. Ako naman si user, nag-type ako sa computer ko. Halimbawa, ito ako. Okay, itong IP address, ito. 192.168.1.100. Nag-type ako dyan ng facebook.com. Okay, ito na si facebook.com ngayon. Okay. Nung nakapasok kay facebook.com, class, okay, pumunta kay router, pumunta kay DSL, pumunta kay internet, then nabasa ni internet, yung server natin, yung request natin, binato niya yung page pabalik. So, na-load si Facebook. Okay. So, yan ang tinatawag nating server. So, si Facebook, merong sariling server. Itatype ko ang YouTube
youtube.com, mawawala si Facebook sa screen natin, papasok tayo kay youtube.com. By mean to say, ganun ulit siya. Nag-type ka ng youtube.com dito, pumunta kay router, kay DSL modem, das internet service provider, kay internet. Nakita ni server na nagre-request ka ng YouTube, ipapadala niya ngayon si YouTube pabalik. Okay. So, yan ang gamit class ni internet. So, iwas muna tayo sa mga terminology natin na malalalim. So, dun muna tayo sa bit introduction para hindi tayo malito. Okay. So, ano naman ang gamit ni modem? Again, si internet class ito serve as the server. Andito lahat ng mga the World Wide Web. Lahat ng gusto nyong i-search, nandito siya. Server. Si DSL, ano naman ang gamit ni DSL? Siya naman si PLDT natin. Ito naman ang PLDT natin. Ito si Globe natin. Ito yung mga mobile datas natin. So, mean to say, this is the carrier. Siya ang pinaka-interconnection between the server, World Wide Web, to the user. Okay. So, siya ang connected connection natin. Physical connection. Pupunta naman tayo ngayon kay router. Ano naman si router ngayon? Si router simply, maraming gamit si router class, converts electronic signal into digital means. Nag-request ka dito, halimbawa ito yung computer ko, nag-request ako dito. Okay, facebook.com. Pumunta kay router ngayon. Kinonvert niya into a electronic means, yung digital means natin. Pumasok doon. Pagbalik, okay, nag-request ka, babalik ngayon yan yung request mo, kumbaga tinawag mo, facebook.com. Narinig ni router, hindi naman nakakaintindi si server ng salitang facebook.com, trinanslate ni router yung facebook.com mo, then pumasok sa ating physical link. Again, connection, binato niya kay server. Na-detect ni server na may nagre-request sa Pilipinas ng facebook.com. Binato niya ulit sa ating physical connection, which is our DSL or the internet service provider. Babato niya ulit kay router. Pagdating kay router, convert the electronics into digital. So lumabas ngayon sa display mo ang facebook.com. Okay, maliwanag class ha. So ganun lang siya. So it takes time, napakabilis ng transmit. Okay, another, ano pang gamit ni router? Ano pang gamit ni router na nasa atin ngayon? Okay, another use of router class is bandwidth distribution. Pag sinabi nating bandwidth, halimbawa, yung internet ko, si PLDT ko, ito si PLDT. For example, si PLDT ko is 1 Mbps. Okay, 1 Mbps yung bilis niya. Okay, nakabukas ngayon isang computer lang. Ito lang, itong una, itong dalawa, at yung laptop, patay, naka-turn off. Ano ang bilis ng computer ko ngayon? Obviously, ikaw lang ang gumagamit, solo mo si 2 Mbps. Okay. Sa'yo siya ang bilis ng connection mo. Nagbukas ka ngayon ng isang computer. Okay. Binuksan ko ngayon to. Yung isang computer. Yung katabi niya. Dalawa na kami gumagamit. So, ito, 1 Mbps. Na-detect ni router, dalawa na ang gumagamit ng internet. So, ano mangyayari sa bandwidth? Yung pinaka-speed of connection nyo, hahatiin ni router. Equally? Yes, equally. It will distributed equally. So, yung 1 Mbps mo, magkakaroon kayo ng tig 500 kbps na connection. Kasi hinati sa dalawa. Yung 1 Mbps naging 500 kbps. Okay, may conversion tayo dyan class. Maliwanag ba? Yun ang gamit ni router class, bandwidth distribution. Oops, nagbukas kayo. May nag-wifi. Nag-wifi si laptop. Nakakonect na wire. Itong dalawa, tatlo nang gumagamit. Ano mangyayari sa speed nating 1 Mbps? Obviously, hahatiin sa tatlo. Pinatay ko na itong dalawa. Sawa na ako. Ayoko na mag-computer ngayon. Naka-laptop na lang ako. Ano ang bilis ng laptop ko? Obviously, yung bilis ng dalawang computer na pinatay ko, pupunta kay laptop kasi iisa na lang niyang gumagamit. So, napapansin nyo class, kung yung DSL nyo, ISP provider nyo mabagal, and napakaraming congested na gumagamit, mabagal, di ba? Sabi nyo, ang bagal. Obviously, kasi nga, hinahati ni router yung connection natin. Okay, kumbaga si router is siya ang tatay. Okay, hati-hati, equally divided, nanay, parents natin yan. Okay, yun ang gamit ni router. Hinahati niya yung physical bandwidth through
allocation sa kada computer na connected sa atin. Okay, mag-ilan yung connected sa atin? Tatlo. Nakikonnect pa yung kapitbahay mo, may cellphone. Okay, di yung 1 Mbps mo, naka-on kayong apat plus another cellphone, yung 1 Mbps magiging tig 250 kbps connection ang merong kayo. Pinatay na nung tatlo, yung 1 Mbps magiging solo ng cellphone mo. Maliwanag ba, class? Okay, napakadali lang intindihin, di ba? Napapansin nyo to eh. Ano naman itong nakikita nyong IP? Okay, pag IP, class, pag sinabi nating IP, it is the Internet Protocol. Okay, pag sinabi nating IP address, okay, it is the identity. Okay, pag sinabi natin, tumingin kayo dito lahat, okay, makinig. Pag sinabi nating router, lakihan ko lang. Pag sinabi nating kuan muna, internet server. Okay, pag sinabi nating internet server, siya si World Wide Web. Okay, siya rin si what? Information storage. Okay, yung mga cloud storage natin, information storage, yan si internet server. Okay, internet server. Pagdating naman si DSL ISP, okay, or modem, or pag sinabi nating ISP, class, is the internet service provider. Okay, pag sinabi naman nating internet service provider or the ISP, ito yung class, siya si PLDT, Smart, something, anything niloloadan nyo para magkaroon kayo ng connection sa internet. Okay, that is the physical connection. Okay, physical connection. Masyado yatang malaki layout, hindi lang. Okay, it is the physical connection, or what do we call, ano yan, linking. Siya yung nagko-connect sa atin para makakonect sa World Wide Web. Okay, then number 3, ano ngayon si router? Okay, yan si router natin. Ano ang gamit ni router? Simply, ano ang gamit ni router? Interpreter. Okay, ini-interpret ni router, class, yung digital into electronic and vice versa. Digital, galing sa computer, magre-request ka, magta-type ka. Halimbawa, www.facebook.com, that is digital. Pag nag-type ka dito, www.facebook.com, papasok ngayon doon. I-convert niya into electronic means. Ibabato niya doon, plus yung linking. Siya ang connection natin papunta kay server, which is facebook.com. Okay, na-detect ni server na may nagre-request ng facebook.com dito sa Pilipinas. Ibabato niya, pabalik, electronic signal, pagbasok kay router, convert into digital signal, which is lalabas ngayon sa screen mo. And another is, ano ba? Ano ba ang gamit niya? It is the, what do you call? Speed allocation. Okay, speed allocation or speed distributor or the bandwidth distributor. Mean to say, class, sabi ko nga kanina, halimbawa 1 Mbps yung total speed ng in-apply natin sa internet. Pag isa lang yung naka-on, alam ni router na isa lang yung naka-on. Obviously, yung speed ng ating ISP, ibabato ni router sa ating isang user. Nagbukas yung dalawang computer ngayon, ano mangyayari? Pag nagbukas yung dalawang computer, na-detect ni router, oops, dalawa ang bukas. Mean to say, yung 1 Mbps, ibabato or hahatiin ni router yung speed. Magiging tig 500 kbps. Oops, naki-wifi si Ading. Maglalaro ng Call of Duty. Okay. So, tatlo na yan. Si ano yun? 1 Mbps natin, papasok ngayon kay router. So, si router, tatlo ang connected. Yung total speed, hahatiin sa tatlo. May dumating na kapitbahay, naki-epal. Okay, gusto daw niya mag-summertime saga. Nakipag-cellphone, nakikonnect yung cellphone. Oops, apat ang connected sa akin. So, si router, alam na niya apat ang nakakonekta sa kanya, class. Yung isang 1 Mbps na speed, hahatiin sa apat. Okay, yun ang gamit ni router. And number 3 is the IP address. Okay, or the internet
protocol address. Okay, pag sinabi nating IP address class, simply siya ay identity. Siya ang pagkakakilanlan. Again, there is only one unique IP address in a certain network. Kung for example, dito sa Comlab, nakikita nyo, 50 yung computer dito. Kada isang computer na yan class, isa lang or meron silang sariling unique IP address. Walang computer sa Comlab na to na pwedeng madoble. So, sino ang nag-a-assign? Sino ang nagbibigay ng IP address? Okay. Si router. So, router is also a IP allocator. Okay. Siya ang nag-a-allocate ng IP address or the identity. Ano naman yung identity natin ngayon? Pag sinabi natin identity, pagkakakilanlan. Okay. Sa ICT Korea at Russia, meron ba dyan ang magkaparehas ng pangalan at apelyedo? For example, okay, Desiree Fernandez. Desiree Fernandez din yung isa. Pwede ba yon? Pwede. Okay, pero, hello ma'am, good morning, pasok po, class, post muna. Marami dati lecture video. Sige lang, no problem ako. Balik aral, ma'am. Okay, identity. Tuloy tayo class. Sorry ah, dati nagpa-problem ti LIS. Pag sinabi natin identity sa computer, halimbawa, okay, itong computer na to, parehas sila ng IP address na to. Parehas silang naka-on. Okay, parehas silang bukas. Malilito si router. Hindi niya alam kung parehas pa silang naka-internet. Hindi alam ni internet, ito nag-YouTube, ito nag-Facebook. Anong mangyayari? There is a what you call IP conflict. Hindi alam ni router na, oops, parehas ng IP address tong dalawa. Eh, yung isa nag-Facebook, yung isa nag-YouTube. Paano ko ito ibabato yung information sa kanila? So, maliwanag class, ha? So, identity, pagkakakilanlan. So, lahat tong connected, lahat tong connection na to class sa computer natin, ina-assign ni router. Oops, ito ang IP mo, itong IP mo, itong IP mo. Hindi pwedeng mag-assign si router ng parehas na IT. Pagdating sa grade 12 nyo class, meron tayong IP configuration. Pag nag-networking tayo, hopefully nga magkaroon na ng face-to-face para at least ma-demonstrate natin, ma-hands-on nyo kung paano mag-manipulate ng router. Okay, by the way class, this is the example of router. Okay, yan, router. Okay, wireless router yan, gamit ko dito sa Comlab. Okay. So, yun muna tayo. So, that's it for today class. Mayroon tayong activity na pinasa, which is yun yung sasagutan nyo. Na-explain ko na, siguro, konting research na lang, dagdagan nyo ng konti, at least nagkaroon kayo. Na-explain natin ng mas madali. Andito naman sa baba. So, okay. So, class, we will continue with our topic. Binabudget ko lang yung time class para masyado tayo, hindi tayo mag-advance. Okay. So, dire-diretso tayo dito sa internet natin. So,
we will have another discussion, online discussion. So for now, ito lang muna, okay? I will send, upload it to our official YouTube account in order po you para in order po you class para at least magkaroon kayo ng idea sa flow. Okay, general flow 'yon class, pare-parehas 'yon. In every network, merong server, merong internet server, the World Wide Web, mayroong ISP or the Internet Service Provider, merong router at merong terminals or the host. And the host has its own unique IP address. Hindi pwedeng maulit. Okay, so that's all for today class. Good morning. Have a blessed weekdays for you. Okay, goodbye Korea. Goodbye Russia. Hello, thank you, bye.